Hey, what's up everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Labo sa inyo lahat. Magandang gabi po. Imamasa, magandang gabi. Hello, 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 hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago naming subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat kayo sa mga nag-subscribe sa channel ni Lauren Q at sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Ayan, so yun, again, I would like to thank you sa lahat ng bago naming subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Siyempre, excited ako sa pag-uusapan natin ngayon. Ito na nga, papunta na tayo sa exciting moment ng Miss Universe. Yes. At isang tulog na lang ay magsisimula na ang Miss Universe 2022. Pero syempre nandoon na, kamusta naman ang ating mga pambato, lalo-lalo na ang Southeast Asia na kandidata na lalakot nga dito sa Miss Universe. Malalakas ba sila? Sila ba ay talagang panaban laban sa mga Latinas? At nakikita ba natin na talagang kakabugba ang Team Asia ngayon dito sa competition? Ako, Lauren, sa totoo lang, excited ako. Hindi lang sa Asia, sa Southeast Asia team ha. At doon din, syempre malakas din sila Miss Japan na talagang sabi ko, ay nako, baka pwedeng umeksena din talaga to si Miss Japan sa competition. Plus nandoon din siya si China, si Korea. So syempre, yan yung mga inaabangan din natin sa Asia. It's part of Asia, lalo-lalo na rin si India na running for the back-to-back for the competition sa Miss Universe. At nakita naman natin ang Miss India ngayon, isa siya sa mga parang masasabi natin na palaban na kandidata sa competition ng Miss Universe. Pero syempre, tingnan muna natin, Lauren, kung kamusta nga ang mga taga-Southeast Asia. Yes, tama ka dyan, Mama Sam. At ito nga, ang ating pag-uusapan ay ang Southeast Asian candidates. Ayan nga, Mama Sam, grabe. Itong mga kandidatang ito ay hindi din nagpapakabog, hindi din nagpapahuling ngayong taon na to sa Miss Universe. Totoo, totoo naman. At lahat sila ay talagang prepared. So, excited ako dyan. Ayan, syempre, Mama Sam, kamustahin naman natin itong Southeast Asian candidates. Tingin mo kaya, Mama Sam, malalakas kaya ito pagdating... First candidate, Mama Sam, ay si Miss Cambodia. Tingin mo, Mama Sam, malakas kaya si Miss Cambodia ngayon sa competition ng Miss Universe? To be honest, Lauren, si Miss Cambodia is hype lang. Hindi siya malakas na kandidata sa competition ng Miss Universe kasi nakikita ko na mas maraming kandidata ngayon nakakabog talaga. 20 lang yung kukunin sa semifinalist. So I don't think so na kakayanin niya yung competition. At nandoon tayo na who knows? Pero nandoon si Miss Cambodia na isa to sa mga pinakamagandang kandidata na ipinadala ng Cambodia dito sa competition ng Miss Universe. Pero hindi ko nakikita na si Manita Hang ay isa sa mga kakabog na kandidata sa competition ng Miss Universe. Una, nandoon kasi yung styling. Hindi ko masyado talagang... yung alam mo doon, yung hindi ko siya nakikita na kakabog siya sa ibang kandidata. And then, nandoon na maraming matatangkad na kandidata. Si Manita Hang, medyo maliit. So, yes, hindi ko alam. But nandoon pa rin tayo, wish all the best for the Cambodia. Na sana, siya ang kauna-unahang kandidata na pumasok sa semifinals ng Miss Universe from Cambodia. So, nandoon pa rin tayo, nag-hope. But for now, prangkahang sagot, hindi ko nakikita na si Cambodia ay isa sa mga kakabog na kandidata sa competition. Yes. Pero Mama Sam, I think naman, di ba nga, base sa mga pinapadala nga ng Cambodia, Mama Sam, si Miss Manita Hang talaga yung as in, ang perfect ng mukha, ang ganda, pero yun nga lang, hindi masyadong katangkadan. Pero Lauren, kasi it's not only about beauty face, it's about performance level. Lagi mong tandaan, ang Miss Universe is high performance level. Kapag ang kandidata mo ay strong, powerful, doon ka talaga mag-aano na, ay naku, pwede ito pang Miss Universe. Pero kapag yung kandidata ay medyo lalamya-lamya at parang alam mo yung rehearse pa yung mga sasabihin niya, ay naku, huwag kang umasa sa gano'n. Ayan. Mama Sam, how about naman kay Miss Indonesia? Tingin mo malakas kaya si Miss Indonesia ngayong taon na to sa Miss Universe 2022? Si Indonesia, she's a very confident candidate. Confident talaga siya.
yung sa sarili niya, naniniwala siya. Hindi siya ganong kagandahan na kandidata, pero nandoon doon o may eksena. Malaki yung chance niya na makapasok sa semifinals ng Miss Universe kasi she's from Indonesia. Ando doon din, nakikita din natin yung tangkad. Kung katulad siya ni Peru, na nakikita natin na si Peru ay matangkad, mahaba yung mga bias, ganun din ito si Indonesia. Pero yung ganda na meron siya, hindi katulad ng nakikita natin ganda katulad kay Miss Peru. But nandoon si, kasi si Laxmi na kaabang-abang sa competition na to at walang halong bias. Pwedeng yes, makapasok sa semifinals, pwede ding maligwa. Kasi sa lahat ng Indonesia na ipinadala ng kandidata, si Laxmi talaga yung masasabi ko na hindi ganun kagandahan na kandidata. Totoo, but nandoon na ma-excel ng kandidata. Kaya parang magdadalawang isip ka sa kanya na papasok ba to o hindi? Makikipaglaro ba to o hindi? Hindi ko masasabing malakas si Indonesia, pero nandoon ka na aabangan mo siya kasi sa mga strategy game niya na ipinapakita sa competition. Nasasabi niya nga, siya daw yung next Miss Universe, but tignan natin, libre naman ang mangarap, valid naman tayo sa mga pangarap natin. Why not? Hindi natin alam. Kasi si Indonesia, nakakapagsalita siya. She spoke well person, and then nandoon din na confident siya. Ano ba ang hinahanap ng Miss Universe? Yung confident. But ang tanong doon, si Laxmi na ba ang hinahanap ng Miss Universe? Yes, so as in Mama Sam, gaya nga nang sabi mo is aabangan kasi nga sa mga eksena na pinapakita yung pagiging eksenedora niya, di ba? Totoo naman. Ayan, ito naman po Mama Sam, how about naman po kay Miss Laos? Tingin mo Mama Sam, si Miss Laos ay kaya itong makapasok sa semifinals ng Miss Universe 2022 at tingin mo malakas kaya siya ngayon? Ayokong husgahan na ano, pero ang totoo dito, Loren, hindi. Hindi din. Last year, maganda yung ipinadali nilang kandidata sa Miss Universe na talagang masasabi mo, ay wow, mukhang papasok to. E ko yun nga, ang ganda-ganda na hindi pumasok ito pa kaya. So, hindi ko nakikita na ang Laos ay makikipaglaro sa competition. Siguro kung 80 ang candidates or 90 ang candidates, nandoon siya sa bandang kahuli-hulihan. Hindi ko nakikita na nandito siya sa front kasi iba ang Miss Universe Lauren. Siguro lalaban niya sa mga national costume kasi very unique naman talaga yung mga costume nila at talaga makikita mo yung culture. Doon sila talaga umaariba. Pero yung alam mo yun, yung standard ng isang kandidata to become a Miss Universe, medyo parang makikita mo na malabo pa. May nakausap ako na kandidata noong 2017, kalaban niya si Demi Lee Peter from Laos. Kung titignan mo siya, maganda. Pero kasi ang nakikita ko sa kanila, masyado silang malamya. Masyado silang mainhin. Pero kapag naglakad na siya sa stage, kasi naglakad siya sa stage noon, so parang sabi ko, okay, makikita mo nga sa kanya na she's from the Miss Universe. Kasi ibang level. Yung lakad nila, ibang level. Kaya lang siguro, ang mga kandidata talaga sa Miss Universe is to the highest level, yung mga galawan nila, kung paano sila magsalita, kaya natatabunan sila. Hindi ko naman sinasabi na naku, wala kayong karapatan manalo. Siguro ito lang yung masasabi ko na hindi pa nila time manalo. At hindi ito si Miss Laos ang nakikita ko na isa to sa mga makikipagkabugan. But nandoon tayo, syempre, we hope for them. Why not? Di ba? Malay mo naman. But doon tayo sa real talk, I think hindi. Pero Mama Sam, malay naman natin, di ba, si Miss Laos ay meron din siyang ipapakita o may ibubuga din naman. Of course, yes. She's a candidate. And then prepared din naman sila. Pinagandaan din naman nila. Kaya lang, titignan mo doon, yung kanilang pinagandaan ay kakabugba talaga sa entablado. Ikaw, Loren, tatanungin kita, Laos versus Puerto Rico, tingin mo kakabug si Laos sa kay Puerto Rico? Ibang usapan naman. Siyempre, mas magaling si Miss Puerto Rico talaga. Ay, so yun. Hindi lang si Puerto Rico ang magaling dito. Maraming European na talaga namang makikita mo. Laos versus Italy. Tingin mo papalo si Laos kay Italy? Ay, hindi. yun. Kaya nagiging real talk na parang, ay, medyo malabo. Kasi kung meron kang top 20 contender sa competition na to, iko-compare mo siya eh. Kung ano ba yung kakayahan na pwede niyang ipakita. Doon pala kung paano magsalita yung mga ibang kandidata, manloloka ka na eh. So, doon pala makikita mo na kung ito bang kandidatang to ay contender or not. So,
kapag nagpe-predict ka kasi o gumagawa ka ng isang analysis dito sa competition, you have to look the another candidates. Nandoon tayo na, sige, ipakita mo yung galing mo. Ba't yung galing ba na ipapakita niya, kaya niya bang kabugin yung galing ng iba? Like example, Venezuela. Eh Diyos ko, pag naglakad pa lang si Venezuela, with voice, with aura na talaga eh. So, parang nakikita ko na medyo malabong kumabog si Laos. And then, hindi lang kay Venezuela, kay Philippines na lang. Diba? So, I think sa Southeast Asia, si Laxmi versus Philippines na nga lang, medyo nahihirapan na si Laxmi dyan eh. Pero nandoon kasi na kung confident ang pag-uusapan, talagang meron si Laxmi. Pero kung ikukumpara ko siya kay Laos, lalamunin siya ni Indonesia ng bonggang-bongga. So, ganun lang yun, Loren. You have to look kung nasaan ba yung kandidatang to at paano ba to aariba. Yes, prepare siya, but ang tanong doon, yung preparasyon niya ba is kakabog pa. Wala yung pinagkaiba sa eskwelahan ninyo. Merong pinakamagaling na estudyante, ikumpara mo ang sarili mo. Saan ka ba niya natatalo? At paano mo siya malalagpasan? Eh di sana kung talagang sasabihin mo no to the highest level. Magaling ka, pero ang tanong doon, kaya mo bang lagpasan yung mas magaling? Diba? So medyo mahihirapan ka kasi iba yung capacity level na tinatawag. So ganun din yun dito sa competition. Yes, merong mga kandidata na parang titignan mo maganda, but ang tanong doon, yung ganda ba nila ay talagang confident ba talaga sila sa ganda nila? Yung ganda ba nila, sasabihin mo, pag nagsalita na sila, very inspiring ba? Bubbly ba yung personality? Napaka-importante doon, yung machika ka, yung makwento ka, yung maraming tumatakbo sa laman sa utak mo. Napaka-importante nun sa isang kandidata. And then, katulad nga na sinabi ko, may nakausap akong candidates na from Laos na sumali sa Miss Universe. Maniwala ka o hindi, mas machika pa ako sa kanya. Naniniwala naman ako, Mama Sam. Ito naman po, Mama Sam. How about kay Miss Malaysia? Tingin mo, Mama Sam, aari ba kaya to? I like her, sa totoo lang. In terms of beauty, I like her. But ang nagiging problema kasi ng Malaysia, yung sus factor. Nagkukulang sila sa init. Nagkukulang sila sa preparasyon. Yung power na tinatawag. Ayun kasi yung nagiging problema sa bawat kandidata. Maganda, pero kulang sa power. Yung tinatawag na power, yung personality. Ayun na, doon kasi nagkakatalo-talo to eh. Ano bang personality ng isang kandidata? Kaya napaka-importante talaga sa atin lahat na aware ka sa nangyayari sa kapaligiran mo and then may opinion ka doon sa nangyayari. Minsan sinasabi kasi nung iba, nako, ang issue mo naman kapag nagbibigay ka ng opinion doon sa mga bagay-bagay. Pero kasi it's about to how to develop yourself eh. Kung paano mas madidevelop yung personality mo as a strong people. Strong person, ganon. So, ang problema kasi sa Malaysia, magaganda sila. Pero ang tanong, yung power ba na meron sila ay kakabog? Katulad ng bubbly ba yung personality nila? Umaariba ba talaga sila ng bonggang-bongga? Kasi alam mo, Loren, kapag pinagtikit-tikit na sila, pinagsama-sama na sila, lulutang kasi kung sino talaga yung empowered eh. Imagine mo, 90 candidates to laban sa ibang country, di ba? So, si Malaysia, I like her kasi kung ganda ang pag-uusapan, kaya sumabay sa ganda ng mga kandidata kasi maganda naman din talaga siya. But hindi ko nakikita na talaga siya yung kakabog. Kaya nga nagtataka ako eh, bakit ang Japan nagagawa nilang manalo sa competition pero ang Malaysia hindi nila nagagawang manalo? Ryo Mori, nung lumabas siya sa competition ng Miss Universe, hindi siya yung masasabi mong pinakamagandang kandidata. But her performance level, talagang kumabog naman. Talagang sabi ko sa'yo yung performance level niya in swimsuit round, evening gown, talagang alam mo yun, yung pinag-aralan niya talaga ng maigi. And then she won Miss Universe. Kinabog niya si Brazil ng todo-todo. Latina ang tinalo ni Japan. And then yung the following year, halos pumantay talaga sila sa mga Latina sa laban nila. Kasi before manalo si Ryo Mori, meron pang mga Japanese talaga na kandidata na lumaban. Yung kalayo na yung kasabayan ni Zulaika Rivera na naging first runner-up niya. Kung tutuusin, kasi yung styling, yung power ng isang babae. So ikaw, kung titingin ka talaga sa kandidata, ang una-una mo titignan niya, hindi yung beauty, yung power niya. So I think Malaysia, gusto ko siya pero hindi ko nakikita nakakabukyan.
Ito naman po, Mama Sam. Pumunta naman tayo kay Miss Myanmar. Anong masasabi mo naman, Mama Sam, kay Miss Myanmar? Wala din. Pampadagdag candidates lang sila sa Miss Universe. Maniwala ka, Loren. Wala na akong sasabihin kasi hindi ko naman nakikita na very powerful sila. So, nandun doon na, yes, nakakatuwa kasi may experience sila mag-join sa Miss Universe. But you have to wait kung ano nga ba yung ipapakita nila. Uh-oh. So, I think yung mga national costume, andyan silang Laos, Myanmar, Cambodia, na makikipagsabayan talaga. Pero, but doon sa competition, sa laban ngayon, I don't think so. Malabo, parang ganun. Oo, malabo sila. Mahina ang Southeast Asia. So, laban sa mga Latinas. Ayan. Ito naman po, Ma'am Sam, how about naman po kay Miss Singapore? Ano naman pong masasabi mo? Tingin mo ba, aari ba at e-excel na kaya to? Last year, pumasok sila sa semifinals. Ang tanong dyan, kung papasok na din ba sila ngayon sa semifinals. Oh. To be honest, ang Singapore kasi noong last year, she has charisma. Alam mo yun, yung parang hindi siya ganun kaganda, pero pag titignan mo siya, mayroong something sa personality niya. Doon nga yung importante, Loren, hindi naman kailangan maging maganda yung mukha mo. Hindi mo kailangan magpa-cute, hindi mo rin kailangan na, oh, dapat ganito ako magsalita. It's about your looks. Yung look niya kasi, short hair lang siya, pero kapag tinignan mo, may charisma, may something na interesting sa personality niya. At yung bagong kandidata ng Singapore, she's a bubbly. So tulad nila sinabi ko, nagawa nga ng mga Japan na pumasok sa semifinals at nag-first run. Bakit hindi kayang gawin ni Singapore? I'm looking forward kung ano yung performance na ipapakita niya dito. And I think may laban siya. I think papasok to sa semifinals uli ang Singapore. But let's see. Kasi yung personality niya, pag tinignan mo, may something na, wow, may character siya. Napaka-importante kasi yung may character. Si Manita Hang, maganda, pero yung character na tinatawag, wala. Naboboringan ako sa kanya. Yung parang, alam mo yun, yung tipong, alam mo, pag nagsasalita siya, scripted lagi. So, tapos, yung lalakad na lang siya, hindi pa ganun ka-power. So, hindi katulad ni Singapore na masasabi mo na, wow, ang bubbly-bubbly naman ang personality niya. It's true. So, yes, nandoon tayo na parang ano ba naman si Mama Sam. Grabe naman ang halas sa mga Southeast Asia. But it's true. So, kung titignan ninyo, it's not about beautiful face. It's about the personality of the person. Kung paano nila pinipresent yung sarili nila. And I think Singapore isa yun sa mga parang ang ganda ng personality. Plus, ang ganda pa ng profile niya. Well, Mama Sam, abangan na lang natin si Miss Singapore kung magagawa niya rin ba ang nagawa ni Miss Singapore last year, kung kaya niya rin ba makapasok sa semifinalist. Diba? Oo, naman, Loren. I agree dyan. Ito naman. Dumako naman tayo kay Miss Universe Thailand. Di ba nga, Mama Sam, last year, ang Thailand ay naligwa. Tingin mo, Mama Sam, ngayong taon na to, si Miss Anna ng Thailand, maliligwak din kaya? Or kaya, Mama Sam, kaya niyang ipasok yung sarili niya sa semifinals? Obviously, na kaya niya ipasok yung sarili niya sa semifinals. Alam mo kung bakit? She's sexy. Magaling yung pasarela niya. Magaling yung performance level na tinatawag, lalo na pag lumalaban na siya. And I think hindi siya magpapakabog ng ganun-ganun lang. Lalo na nandoon yung determination niya, plus nandoon yung hit na. Eh kasi yung may-ari ngayon na Miss Universe is from Thailand, it's not about that eh. It's about the challenge yourself. Sina-challenge niya yung sarili niya dito. And I think lalaban si Thailand ng bonggang-bongga. You have to expect that. So, 100% makakapasok ko sa semifinals. Magugulat tayo lahat kapag wala siya sa semifinals. Yes, Mama Sam, tama ka dyan. Challenge talaga to kay Miss Anna kasi nga, di ba, last year, naligwak nga. Dapat ngayon is ang kailangan niyang gawin, Mama Sam, maipasok niya yung sarili niya sa semifinals para hindi magaya last year na maligwak sila. Mm-hmm. So, you have to wait. At Mama Sam ito, how about naman po kay Miss Vietnam? Tingin mo, Mama Sam, singaling din kaya niya ang ginawa ng Miss Vietnam last year? At tingin mo, Mama Sam, itong pambato ngayon ng Vietnam ay aari ba nga rin ba? Alam natin, since 2018, ang Vietnam, pumapalo na sila sa competition. Pero wala pa nakakapantay sa galing ng kandidata nila noon, noong 2018. So, ayun na talaga yung the best candidates nila. The rest,
pumapalo lang sila sa semifinals because of such factor, because of support ng Vietnamese. So, I think na lahat naman ng pinapadala nila, ando doon na parang kinakopy kasi nila yung 2018 candidates nila. Kasi yun talaga in terms of pasarela, pasabog dinner. Pero noong last year, halos magpasang-awa na yung kandidata nila dahil sa hindi naman ganun kapalong-talo, but nando doon sa part na lumalaban. At lumaban nga to sa supranational, di ba, nag-runners-up pa nga nga. So, yon. So, ngayon, ang aabangan mo dito kay Vietnam, kung eto ba ay kaya niyang pantayan yung ginawa nung kandidata nila noon, nung 2018. Ayun yung basihan. Kasi kung nung last year lang, I think yung last year, so-so lang naman, pumasok lang naman yata sila sa top 20, kung hindi ako nagkakamali, tapos hindi na sila pumasok sa second round ng competition. But nandoon tayo sa ano ba talaga yung ipapakita ni Vietnam ngayong taon na to. Ibang Vietnamese ang kandidata nila ngayon kumpara doon sa mga pinapadala nila. Meron siyang beauty, meron siyang body, but yung communication skills niya hindi ganun kapalo. Kaya magpipipti-pipti ka talaga sa kanya. But titignan mo pa rin kung paano niya ilalaban yung laban niya dito sa Miss Universe. Kung makakarating nga ba siya sa dulo or mawawala ang sa eksena ang Vietnam ngayong taon na to sa competition ng Miss Universe. Yes. And gaya nga ng sabi mong Mama Sam, hindi lang magbe-base sa kanilang beauty, magbe-base din sila sa kanilang performance na ipapakita. Kaya aabangan natin kung ano nga bang performance ang ipapakita ni Miss Vietnam. To be honest, Lauren, kung performance level, walang question dito kay Miss Vietnam kasi magaling to eh. Magaling siya sa pasarela. Yes. Pero, ang tatanong mo dito, paano siya sasabay? Ayun nga, Mama Sam. Nasa kanya yun kung paano niya gagawin yung best niya para mapansin talaga siya at pumalo sa competition ng Miss Universe. Mm-hmm. Mama Sam, ito naman. How about po kay Miss Universe Philippines Celeste Cortese? Di ba nga last year, ang ating pambato na si Beatrice Luigi Gomez ay umabot hanggang top 5 ng Miss Universe. Tingin mo, Mama Sam, si Miss Universe Philippines ay kaya niya rin bang gawin ang nagawa ni Miss Universe Beatrice Luigi Gomez na nakaabot ng top 5? To be honest, iba si Beatrice, iba si Rabia, iba si Celeste. So, si Rabia, magaling siya sa communication skills pero hanggang top 21 lang siya. Si Beatrice, tahimik lang, medyo hindi natin nakikitaan na ganun ka-power, pero nakarating hanggang sa top 5 dahil sa kanyang performance level talaga. Ngayon, si Celeste, inaabangan natin. Naka-base tayo sa ganda na meron si Celeste Cortese, kaya naniniwala tayo lahat na, mananalo yan. But tulad nga na sinabi ko pa ulit-ulit, hindi lang naman to sa ganda. Ando doon din to sa performance level talaga. Kung anong level ng performance ko. Si Pia Wurtzbach noong 2015, hindi siya yung masasabi kong pinakamagandang kandidata. But dahil sa performance level niya, talaga namang nakita mong humataw ng todo-todo itong si Pia Wurtzbach. Yung performance talaga ang naging basihan. Kaya siya nanalong Miss Universe. Ngayon, etong si Celeste Cortese, kung tutuusin, kaya niya maging Pia Wurtzbach eh. Pero nandoon ka sa, ano nga ba yung ipapakita ni Celeste Cortese sa competition? Nahataw nga ba talaga siya? Papalo nga ba talaga siya? Kaya niya nga ba talaga makapagsabayan? So yun yung mga aabangan mo sa kanya, Loren. So sa ngayon, hindi ko masasabi na, mag to top 3 yan. Sa ngayon, to be honest, nakikita ko, top 10. Nasa top 10 pa lang ako. Kasi papasok yan sa top 20. Kung magsiswimsuit, papasok yan sa top 10. I think. Pero pwede din malaglag. Depende yun sa makakasabayan niya. Plus, nandoon ka. Ano nga ba yung evening gown na ipapalo ni Celeste Cortese sa mga kalaban niya? So yon, para makarating siya sa top 5. So hindi mo alam. Kasi hindi mo pa naman nakikita kung ano ba yung ipipresent ni Celeste Cortese na materials para sa competition niya sa Miss Universe. And you have to look that first. So ngayon, nakikita ko, top 10.
Ako naman, Mama Sam, ang nakikita ko kay Miss Universe Philippines ay kanyang ipasok yung sarili niya sa semifinals. Hindi ko lang sure, Mama Sam, kung kaya niyang ipasok din yung kanyang sarili sa top 5 ng Miss Universe Philippines. Pero Mama Sam, abangan nga natin kung ano nga ba ang mga pinaghandaan ni Chilesi Cortesi nung nag-training pa lang siya at di ba nga bukas ay mag-start na ang kanilang pageant. Naabangan ko dito, Mama Sam, kung kakabog nga ba siya bukas. Mm-hmm. So yun talaga yung aabangan mo. So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa pambato natin sa Southeast Asia? Tingin ba ninyo, papalo nga ba yung mga girls na to katulad nila Laos, Myanmar, Cambodia, and then of course Singapore, Malaysia sa competition ng Miss Universe? Ano naman masasabi niyo kay Miss Indonesia, Vietnam, Philippines? Tingin ba ninyo, ausag nga ba sila sa competition ng Miss Universe? Please comment below para at least malaman naman namin kung ano naman ang opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan namin ni Lauren Q. Ayan, so yun sa lahat ng tumutok sa amin ngayong gabi with Mama Sam. Maraming salamat po sa inyong lahat. At guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and click nyo na rin po notification bell para lagi kayong updated. Tulad nga na sinabi ko, walang imposible sa taas, manalig lang tayo sa kanya. Always keep smiling and always think positive. So yun guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa mali nating chikahan. Paalam! Paalam! Thanks for watching!